Customers have their gifts wrapped for a fee using their material of choice. There's never a shortage of clients. Something that another entrepreneur realized by accident. She started with a stationary printing shop, but mall goers requested for wrapping services. So she set up a tiny table for gift wrapping. But the sales during December just amazed her. Marami palang hindi marunong mag-gift wrap. So they really appreciate that there are services like ours that would accommodate them. And people really appreciate yung beauty kasi Filipinos are gift givers talaga tayo. From a small and improvised counter, she expanded it into a full-service gift wrapping store called Wrap It Up. She now has 6 standalone shops in Walter Mart branches and Alabang Town Center, with franchisees to open soon. December covers 35% of Wrap It Up's total annual sales, but the owner admits it's a venture that's profitable the whole year round. Surprisingly, she says, people are willing to pay to make their gifts attractive. Minsan, akala lang natin, basta mabigay lang yung gift, okay na. But, you know, how it is presented, that's the, yun yung message eh. For these gift stylists, when it comes to presents, appearance does count. And one should give as much thought to a gift's exterior as much as what's inside. Paul Hanson, ABS-CBN Business. Naisip ko, napakarami palang rerigaluhan ko ngayong darating na Pasko. Baka yung mga inaanak ko palang, kulang na budget ko. Bait mo naman kasing ninang eh. Mm-hmm. Alam mo, ngayong Pasko dapat kumita tayo. Maghanap tayo ng negosyo. Ibang klase ka talaga dyan, partner. O nga eh, naisip ko, ano kaya yung magandang negosyo na maliit lang ang capital? Pero mo, 500 lang. Pero kumita ka. Christmas is fast approaching. Meron ka na bang pangregalo? Kung meron na, problema mo ba kung paano mo ito ibabalot? Sa laki ng demand ngayong Pasko sa gift packaging, nagsusulputan ang iba't ibang specialty gift wrapping shop sa bansa. Kung pag-uusapan ng expert sa gift wrapping, Wrap It Up ang expert dyan. Before, nagbebenta ako ng mga roll wrappers lang. But then, nung November of the year 2000 nga, nagpaalam ako sa Walter Mart kung pwede maglagay ako ng small table in front of my kiosk. One whole month, hindi ko akalain na ang dami talaga customers pala ng gift wrapping. Siguro less than 50,000 kasama na yung deposit. Nung natapos yung Christmas season, three times. One-stop shop ang Wrap It Up. Mula sa ribbons, boxes, wrappers, at mga pangburloloy, wala ka nang hahanapin pa. Meron talagang market ang gift shopping. Every day, may nagbe-birthday. Merong binibinyagan, may kinakasal. Si Miss Chiki. Pesos, marami na kayong mababalot nun. Yung mga materyales na hindi kamahalan, tulad ng cellophane, na Japanese paper, at cinamide, paper twine, saka satin na ribbon. Creativity lang ang kailangan para makagawa ng magagandang regalo. Katulad nitong t-shirt, sa pamamagitan ng buhi box, papel de hapon, at cellophane with ribbon, presto, makakagastos ka lamang ng 60 pesos. At ang prutas naman, kailangan lang ng basket at sinamay. Kapag kapagkain na ganito perishable, mas maganda yung nakikita. At ang tsokolate, para naman maging presentable, sa pagbabalot ng red cellophane, magandang talian ng ribbon with matching accessories. At ang Christmas cards na ito, na pwede maging kakaiba kung didikitan ng ribbon of floral design sa labas. Malalaman kung gaano kayo ka-espesyal kapag ka ang binigay na regalo sa inyo ay pinaghandaan, pinagplanuhan kung paano siya binabalot. Pinakabagong gift wrapping at unique ideas! Dako, ito lang kailangan mong gawin. Panoorin niyo lang ito. Bukod
sa pamimili ng mga Christmas giveaways. Exciting din ang pagbabalot ng mga regalo. Kaya maghalungkat na sa bahay at marami kayong madidiscover ng mga lumang gamit nyo na pwedeng i-recycle para sa tipid at kakaibang gift wrapping idea. Tulad na lang ng mga lumang magazines. Una, pumili ng mga pahina sa magazine na glossy, makulay at magandang design. Pagdikit-dikitin ito ayon sa laki ng kahon o regalo na inyong babalutin. Gamit ang glue-colored pens at glue-glittered pens, lagyan ang bawat disenyo na gusto nyong i-highlight, pati na mga sides ng box para maging makinang ito at kakaiba. Saka ito lagyan ng colorful feather or fur pamalit sa ribbon na kadalasan nilalagay sa regalo. O kung meron naman kayong mga maong na hindi na ginagamit, gupitin lang ang dulo nito sa size na kailangan nyo. Tahiin ang dulo para maisara ang kabilang side nito. Gamit ang glue-colored pens, kumuha ng mga disenyo ayon sa gusto nyo, tulad ng bulaklak o butterfly. Lagyan ito ng beads o sequins. Lagyan ng ribbon na makapal para maisara ang inyong regalo. Para naman hindi masayang ang mga naipon niyong lumang lata ng gatas, isprayan ito ng pintura at patuyuin. Sa pinakataas at pinakababang parte ng lata, paikot na lagyan ito ng mga makukulay na beads mula sa mga luma niyong bracelet o necklace. Lagyan naman ng lace paikot ang gilid ng takip ng lata. Lagyan ng ribbon sa gitna ang takip. Pero kung wala na kayong time para balutin ang inyong mga regalo, pwede nyo na itong dalhin sa Wrap It Up, ang pinakabagong gift wrapping store kung saan marami kayong choices ng gift wrapping materials mula sa mga local at imported papers, gift bags, baskets, plastic at cardboard boxes. Meron din silang gift accents at gift toppers tulad ng mini teddy bears, fall flowers at balloon arrangements.